itong nagulat to ako. Hindi pala siya nag-submit ng sal-in nung nag-apply siya ng Chief Justice. Sa makatwid, dapat to, na-disqualify siya. Hindi dapat napasama si Chief Justice Sereno o Associate Justice Sereno sa shortlist. Kasi ho, napakahigpit niyang JBC eh. Pag wala kang medical certificate, tanggal ka. Pag wala kang police clearance, tanggal ka. Ngayon, nagtataka ho ako, lumalabas ngayon sa ebidensyang naungkat dito sa hearing na ito, hindi pala siya nagpa-file ng sal-in. Ngayon, kung matatanda, yun, ito hong babasahin ko yung noong natanggal ho si Chief Justice Corona, ang nangyari ho, naghigpit ang JBC sa pag-submit ng sal-in. Dati, ganun nga, 3 taon, 2 taon. Pero dahil kay Chief Justice Corona, ang ni-require ho nila ngayon, 10 taon. Hindi lang 10 taon nung unang na-publish. Ito ho yung, ano, ito ho kasi right after ang nag-screen ho ng ang JBC ng kapalit ni Chief Justice Corona. Kaya ho, nung nag-screen, nung nilabas nila yung qualification, ganito ho ang nilagay nila sa announcement sa dyaryo. Candidates for the Chief Justice must submit, in addition to the foregoing, the following documents. All previous sal-in up to 31 December 2011 for those in the government, or sal-in as of 31 December 2011 for those from the private sector, and 2, waiver in favor of the JBC of the confidentiality of local and foreign currency bank accounts under the Bank Secrecy Law and Foreign Currency Deposit Act. So makikita ho ninyo, noong nag-open sila ng application para sa Chief Justice, napakahigpit ng requirement tungkol sa sal-in. Una muna gusto nila lahat, pero ho, later on, binawasan ho, ginawa na lang 10 years. So kung 10 years ho yun, dapat 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dapat ho, nag-submit si dating Justice Maria Lourdes Sereno ng sal-in niya magmula 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. At yung kanyang sal-in nung 2010 at 2011 kasi nakapunta na siya ulit sa Supreme Court, nag-resign siya sa UP ho ng 2006 hanggang 2006 lang siya doon. So meron sanang 3 taon na talagang hindi na siya kailangan mag-submit pa ng sal-in, 2007, 8, and 9. Nakakataka ho, bakit ang JBC sinama siya sa shortlist? Doon sa sulat niya, doon sa na binigay ho dito ng JBC, inamin niya, ang sinabit lang daw niya sa JBC ay sal-in for 2009, 2010 at saka 2011. Sa makatwid, hindi siya tumupad sa alituntunin na mahigpit ng JBC na mag-submit siya ng kanyang sal-in for 10 years mula 2002. Eh bakit siya sinama sa listahan? Dapat po pala disqualified siya eh. Hindi pala siya dapat nalagay sa shortlist. Hindi pa napakalaking kasalanan itong ginawa ng JBC? Ito hong mga hindi ito mauunawaan ng mga aplikante, lalo na yun, napakahigpit nila sa mga RTC, sa MTC, napakahigpit nila eh. Kahit police clearance lang, medical certificate, hindi nila tatanggapin. Pero pagdating kay Chief Justice, si Chief Justice Sereno, pinayagan nilang masama sa shortlist. Nabigyan siya ng unwarranted benefit, which may constitute a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Doon ho sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, criminal offense yung giving unwarranted benefits through evident bad faith, gross inexcusable negligence, at manifest partiality.
ano ang dahilan at sinama nila siya sa listahan ng mayroong ganitong pagkukulang. Ang tanong, nagkaroon ba ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Nagkaroon ba ng sabuatan si Sereno at ang JBC para siya ay masama sa shortlist? Yan ay tanong. Ngayon, kung ito ay nagkaganoon, ang question, valid ba ang kanyang short pag-include sa kanya sa shortlist? Valid ba ho 'yon? Eh dapat pala disqualified siya. Ito pa ang isa. Nakalagay sa sulat niya na ngayon ko lang naman din nakita galing dito sa nabasa ho ni kagalang-galang Gwen Garcia, binasa ho niya yung sulat niya. Inamin niya na ang isinabmit niya 2009, 2010 at 2011. Ang sabi ho niya, mahirap na daw hanapin yung 10 taon niyang salin kasi matagal na daw. Tapos so, ang sabi pa niya, ang may katungkulan daw na itago ang salin na sinabmit niya ay yung head of office ng UP. At siya naman daw ay kinlear na ng administrative, financial, property, accountabilities. Eh, paano ho ngayon? Nagsasabi ho ba siya ng totoo? Eh, bakit yung taga-UP? Ang sabi dito, 2002 lang yung sinabit niyang salin. Paano siyang i-clear? Paano niyang sasabihin na yung binigay sa kanyang clearance kasama yung pag-submit niya ng salin? Eh, sinasabi dito, wala silang record ng salin ni Chief Justice Sereno. 2002 lang yung salin niya. Kaya ang tanong, napakaraming tanong sa pangyayari na ito na ngayon ko lang nalaman. Ang tanong, yung bang sulat niya na sinasabi niya nasa pag-iingat ng UP at sinasabi siyang na-clear siya, eh lumalabas ngayon, hindi pala siya na-clear dahil 2002 lang yung salin niya. Hindi ho kaya nalinglang niya o naloko niya ang JBC? Yan ang tanong. Kung hindi ho niya ipapakita ngayon ang kanyang salin sa 2002, 3, 4, 5 at 6, kung hindi niya to ilalabas, ay magkakaroon ng maaari magkaroon ng conclusion ang mga tao na ang sulat niya ay hindi totoo, na hindi lang niya mahanap at nandun sa UP ang kanyang salin. Kaya kailangan siguro wag nilang maliitin ang importansya ng pag-submit ho ng salin. Kasi kung gagamitin ko ho yung lengguwahe ng court sa mga circumstances na kapareho nito, yung kanya bang inclusion sa shortlist para sa Chief Justice at yung eventual appointment niya, are these fruits of the poisonous tree of deception that was perpetrated against the JBC in the course of the selection process? Yan ay malaking tanong. Hindi yan pwedeng trivialize. Sapagkat this will go into the very foundation of her legal and moral right to remain in office. Yan ho yung aking masasabi tungkol dito sa salin na ito. Ngayon lang ito lumabas. Ngayon ko lang nalaman. Dapat ho pala disqualified siya. Was there undue injury caused to any party? Nagkaroon ba ng undue injury yung mga ibang aplikante? Hindi bali na ho ako kasi hindi naman ako senior eh. Ang senior si Justice Carpio at si Justice Velasco, mas senior sa akin. Nawalan sila ng pagkakataon na mapili dahil na shortlist yung disqualified si Justice Reno. Oh, at the same time, nagkaroon ba ng undue injury sa government? Kasi naupo ang isang tao, nagsilbi, nagsumweldo, eh yung pala i-disqualified. At ang may kagagawa nito, kung sino man yung nandiyon sa JBC na isinama siya sa shortlist. Kaya dapat siguro ito ay suksugin at tignan, ano nga ba ang liability, meron nga bang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dito sa pag-include kay Maria Lourdes Sereno sa
sa shortlist ng para sa Chief Justice? Precisely, that was my question. Madam Justice, Your Honor. Pwede po may isa lang, baka makalimutan ko lang po ito. Your Honor, Mr. Chairman. Yung deception ho ba? Ang tanong, is that a betrayal of public trust? Hindi na po, sinabi mo qualified ka, meron kang sal-in, tapos lalabas kung hindi mo niya mapakita na meron siyang sal-in, ito ay lalabas na nagkaroon ng deception. Kaya ang kailangan niyang gawain, humarap dito, ipresenta niya yung sarili niya at pakita niya yung sal-in Sir niya. Chairman.